ang lalawigan ng Eastern Samar ang unang nakatikim ng hagupit ng Bagyong Ambo. Malakas na hangin na may kasamang pag-ulan ang humagupit sa San Policarpio alas 11 ng umaga kanina. Sa bayan na yan, unang naglandfall ang bagyo kaninang tanghali ayon sa PAGASA. Sa lakas ng hangin, halos matulak ang dalawang lalaking ito na pinilit sinuong ang malakas na ulan. Sa bayan naman ng oras, nasira na ang bubungan ng ilang bahay sa lakas ng hangin. Sa katabing bayan ng Dolores, nagliparan ang mga kapal at yero na sumabi pa sa kable ng kuryente. Signal number 3 kanina sa Eastern Samar, ang pananalasa ng bagyo sa gitna pa naman ng COVID-19 pandemic. Sa bayan ng Arteche, umaga pa lang ay nagsagawa na ng evacuation sa mga residente. Ang mga residenteng ito nagsiksikan sa loob ng maliit na police mobile kasama ang ilang mga bata pati na mga senior citizen. Pagdating sa evacuation center, todo paalala sa kanila na mag-social distancing pa rin. Maintain lang kita naton sa social distancing, ha? Naton face mask. Bumuhos din ng malakas na ulan sa Baybay City, Leyte. Nagtumbahan ang mga halaman sa lakas ng paghampas ng hangin. Nagbabadya naman ng malakas na pag-ulan ang makikita sa namumuong maitim na ulap sa Tarangan, Samar. Bagaman nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 3 ang probinsya ng Sorsogon, hindi pa gaanong ramdam ang masungit na panahon kanina. Pero may panaka-naka ng ulan at malakas na hangin. Malakas na ulan din ang dinanas kanina ng lalawigan ng Albay. Naging maagap naman ang mga residenteng nakatira sa coastal area sa Camarines Sur. Agad nagsilikas at nagtungo sa evacuation center ang nasa 700 pamilya mula sa barangay ng Ipil, Ibayugan, Iraya at Santa Cruz sa bayan ng Buhi. Yun nga lang, bagaman naka-face mask ang karamihan, hindi naman nasunod ang social distancing. Ayon sa isa sa mga lumikas na si Eden Libardo, natatakot siyang baka magka-landslide sa kanilang lugar. Ibiyak na po kasing lupa doon. Pagdating sa COVID court, namahagi naman ng face mask ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan. Relief goods naman ang pinamahagi ng mga tauhan ng DSWD. May mga itinalaga na rin Coast Guard sa lalawigan para tutukan ng mga flood-prone area. Sa Catanduanes, kanselado na ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat. Inabisuhan na rin na magkaroon ng preemptive evacuation ang mga residente. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.